you, Honorable Tinio. The next to ask question is Honorable Felix William Fuentebella. Maraming salamat po, Madam Chairperson, Mr. Chairman, Madam Secretary. Sa totoo po ay gusto kong magpasalamat sa DSWD dahil hanga po ako sa ahensya ninyo. One of the reasons why World Bank chose, or ADB, chose you as one of the agencies to implement this very sensitive project is because of your track record of na malinis na pamamalakad. Pero meron lang po akong gustong linawin dahil nabanggit na po yung 4Ps at meron lang po akong konting mga issues doon po sa amin. Dediretso na po ako doon sa loan agreement natin. Ano po? Doon po sa Appendix 3 ng loan agreement ninyo, meron po kayong risk assessment and risk management plan. And may nakalagay pong risk doon na political interference. Ang sabi ng assessment without the mitigation from the agencies and the government is high. And the management plan is to provide strong public information campaign and orientation sessions to build support for targeting system. Number two, prohibition of collection of fees by LGUs. Number three, sanctions for abuse clearly identified. Monitoring and spot checks and grievance redress mechanism. At yung assessment with mitigation po ay doon sa risk ay medium. Meron lang po akong napuna na malakas po yung anti-EPAL campaign ninyo na ginawa. As you can see from the screen, meron po kayo sa PTV4 na pinalabas na nagsasalita kayo at parang pinapakita na nagkakampanya kayo kontra sa mga EPAL. No? Pero ito po yung nasa kanan na screen, makikita nyo po na may nangyari sa aming distrito habang eleksyon na nilabas yung picture ni Presidente. At nangyari po ito ng Sabado at Linggo bago mag-eleksyon. Nandyan po yung NHTS, yung pangalang 4Ps, yung picture ni Presidente na may nakalagay na liberal ako, at meron pong ano ng logo ng Liberal Party. But to be fair to the Liberal Party, hindi naman po parang peke po ang lumalabas dito po sa registration form na ito. Gusto ko lang pong itanong kung ano yung naging hakbang ng ahensya ninyo dahil nangyari po ito nung sa nag-umpisa sila Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Gusto ko na pong unahan na purihin yung mga tao ninyo sa region dahil una po silang nagsalita. Si Assistant Regional Director Felix Armena, andito po ba siya? At saka si Regional Director Arnel Garcia, andyan po siya. Ngayon po, medyo nakakabahala lang dahil meron pong admission yung kandidato na inamin niya na problema lang po hindi naririnig, no? Inamin niya na siya nagpalabas nung video. So ipaparinig ko lang po sa inyo, no? Kaya nung pinanap ko yan, at sabi ko nga po, pag napanalo ko po, lahat
yan, bagus-bagus po, nagsabi sa amin, lahat na nagparehistro, concerned natin yan, nandiyan yan. Yan po ay tulong ng mahal natin na uno, at tulong po ng Secretary Jinky Suliman ng DSWD. Kaya nga po, sinasabi nila ako, sinasabi nila parang yung nagsasalita, dumaradyo na rin po sila sa Presidente at Secretary Jinky Suliman. Kasi lahat talaga yan, ay talagang totoo. Hindi po ako masaloko ng tao, kaya nga, nakakatawa talaga. Ito po, congressman na galing daw sa regional director na hindi daw alam ang regional director ng DSWD, yung mga purpose na galing din sa inyo. Ito naman sa regional director, sa nakakatawang isipin pa din ang reaksyon niya. Sana po, ang pausapin niya sa Secretary Dito sa Lima ng DSWD, at doon niyo po i-confirm kasi sa nagkonsultasyon sa radyo na kung ano-ano po, kasi nakakaawa ang tao talaga. Kaya ang tao po, kawawa-kawawa ang pinapin na, tapos kaya binilagay ng tulong, kinapontra naman nila. Actually, question nila, si Secretary Dito sa Lima at si Presidente po. Okay na po, Congressman. So, talagang na... So, kinaklaro ko lang po ito sa ating talakayan, lalo na sa Committee on Appropriation, how sensitive this is. Because meron pong totoong 4Ps at merong pekeng 4Ps. Nakalagay po doon sa ano natin, sa loan agreement na kailangan i-address natin ito. At hihingi rin po ako ng gabay sa inyo kung ano yung mga executive orders na lumabas. Dahil kung hindi po natin maayos, yan po yung nangyari sa isang bayan namin. No? Yung mga mahilig sa mga peking 4Ps can turn out to be very violent. And this is how serious the project is. No? This program is. And nabanggit nyo na po sa interview that you denied this. And you said that you will investigate. And you will write a formal complaint to the Liberal Party. Medyo may problema po tayo doon kasi tingin ko po wala naman pong kinalaman yung Liberal Party dito. Pero ito po masasabi ko just to give it give the DSWD an opportunity to air their side. Kasi nagsalita na po yung regional director ninyo, assistant regional director, at parang pinagtatawanan pa ng ibang mga kandidato ay hinihintay daw ay magsalita kayo at si Presidente. Ang problema po, nagsalita kayo, tapos na yung eleksyon. At hindi po kayo mahanap noong panahon na yon. So, ikalawa po, gusto namin malaman kung ano yung mga executive orders na nilabas ninyo, department orders na nilabas ninyo, para makita kung anong aksyon ang gagawin. Kasi pwede po itong mangyari sa ibang lugar. Baka nangyari nga po. At pwede rin mangyari sa ibang partido. So, ano po ang masasabi ng ating putihing secretary? Please proceed, Secretary. Madam Chair, Congressman Fontibella. Una, gaya ng sinabi nyo, kami po ay nangampanya ng husto para sa bawal ang EPAL campaign. At lumabas ho kami, hindi lang ako at ang aking mga kasama. Pangalawa, yung aking dalawang kasama, si ARD Armenia at si RD Garcia, nung nalaman nila, kaagad po silang pumunta sa ERE. Ito po ay napagbigay alam sa akin ng, kung hindi ako nagkakamali, Linggo ng gabi na pumasok yung email sa akin. Kinabukasan, tumawag po si Congressman Fontibella, the father. Tinanong ako kung alam ko yon, sabi ko, hindi. Are you willing to be interviewed? I was on air ng lunchtime sa Bicol airwaves para sabihin na peke po yung pinakikita sa inyo, hindi nanggaling yan sa amin. Pero ginawa ko din po, may sulat akong formal letter to the Liberal Party kay Mel Sarmiento, reporting this and asking them to investigate. Kasi, bakit Liberal Party? Kasi Liberal Party po na kandidato yung si Aga Mulak. At natalo siya, so hindi ko alam kung saan ako magko-complain. Pero ang complain na nakikita ko is, hindi lang kayo ang may report na ganun. May report din po sa Visayas. So, dalawa lang po yung umabot sa kaalaman namin na gumamit ng ganong papel.
na may DSWD, may NHTSPR, may mukha ni Pangulo. So sumulat po ako at sinabi ko, kung pwedeng imbisigahan nyo at bigyan nyo ako ng report para malaman ko po kung ano isasagot ko sa mga mamamayan. So yun po yung ginawa namin with regards to that specific thing. Meron po akong memorandum circular na inilabas as early as August of 2012. And dalawa po yung aking inilabas. Isa, yung pagsisigurado na wala pong tao, worker natin ng DSWD na magiging bahagi ng partisan politics. At kung meron po, i-report sa akin, before investigation, isususpend. At saka pa lang siya i-reinstate after the investigation. I suspended too. On Thank the you. Basis of that. And then, Secretary. And then the last one that I want to say is that meron din po kaming memorandum circular, parehong ginawa namin ni the late Jesse Robredo. Hindi lang ako, si Jesse Robredo din. Inaalis po yung mga tarpaulins ng mga politiko at kami pagka meron pong event ang DSWD. In fact, may kaso po sa korte ang isa naming regional director na finailan po ng congressman kasi ayaw po niya sumama doon sa mga tarpaulin na may mukha ng congressman. So, yun po yung mga ginagawa namin. And right now, meron po tayong ginawa na panibagong kampanya na bawal ang EPAL dito po sa pagsasagawa ng barangay election. So, we're also going into that. Actually, ma'am, Your Honor, you're requested to wind up. Your time is up. Ang gusto ko lang i-follow up, I would like to commend the chairperson for being very liberal in allowing us to air our problems here on record. I was with her father in the previous Congress 2001-04, and I appreciate that I would be treated with the same fairness as the other congressmen earlier were treated. So, if I can proceed. Now, ang kinakabahala ko lang po dahil nagsama po tayo doon sa Sendong, no? Maganda po yung samahan natin when I was with HUDSI and I was able to work with your people, frontliners. I really admire your frontliners, very dedicated. Pasko, doon na nagpasko. Ang ayoko lang po mangyari, baka merong mas mataas sa regional director o assistant secretary level o secretary na pwede pong pumasok sa programang ito para i-manipulate. Because I have pieces of evidence that I would like to show you na meron. At gusto ko po sa inyo muna ko ipapakita para matingnan nyo kung gaano kabigat ang problema. Dahil pwedeng sa DSWD, wala. Pero sa labas, meron. At meron po. Kaya kailangan yung mga circular, yung executive orders, yung department orders ninyo, at yung interagency consent medyo malakas. So naglabas po kayo ng memorandum circular. Kailan po siya na-publicize? Na-publish? That was circulated in August of 2012. And nalagay sa Official Gazette, sa National Newspaper of General Circulation? No. It's internal. It's an internal memorandum circular because it only pertains to our own personnel. But that was published in all our regional offices as well as in the website. And meron po kaming media campaign. Yes. Ang problem po kasi dito, kung media campaign lang ang gagawin natin, pwede pong gawin nila, tapos wala na silang liability. Kasi natatakot po ang sabi ninyo sa inyong statement, I hope we will not disappoint the poor of this country. And they will be very much disappointed if they were led to believe that they will be members of the 4Ps provided
they've signed up this registration form, and they will be given 500 upon signing, and then 1,500 if they vote for the candidate, and the promise that every month they will receive 1,400 for 3 years, and pwede pong kunin yon yung 3 years, pwede pong makuha ka agad lump sum sa pagdating ng July 1. This is the scheme. And weak po ang kalalabasan ng internal memorandum circular or ng unpublished memorandum circular. We need something stronger because the risk here is no joke. Mabigat po ito at pwedeng masira ang DSWD kahit wala siyang kinalaman sa mga ganitong mga conspiracy or schemes na ginagawa ng mga tao. So, ang sa akin pong hinihingi sa DSWD at kung pwede i-submit sa Committee on Appropriations sa Kongreso ay kung ano po ang mas malakas na safeguards na pwede nating i-propose. Are there proposed legislations in order to strengthen the protection dito sa 4Ps program kung saan 62 billion ang hinihingi for the next year? And you will expand your coverage to include potential voters for 2016. And mas mabigat po yun. Madam Secretary, Mr. Chairman, Madam Vice Chairperson, importante po kasi na maproteksyonan natin yung perang ibibigay natin sa kamay ng DSWD. At alam ko po, yung Secretary ng DSWD, a chairperson din ng cabinet cluster. Malakas po yung cabinet cluster na yun. Nandun po yung DOJ. Nandun yung PNP. Dahil DILG, kasama po doon. Eh, matutulungan nyo po ba yung mga magfa-file ng kaso doon sa mga leaders na nagkalat nito? Dahil ang nangyari sa aming distrito, eh hindi po ito ginawa ng isa, dalawa o tatlong tao lang. Sabay-sabay po, may military precision na tinatawag. Sabay-sabay yung oras, may mga areas na ginawan, at may mga barangay officials na pwedeng kasuhan, at meron pang mayor na pinatanggal yung municipal link dahil sinabi ng municipal link na peke daw yung registration form nila. Madam Secretary, the memorandum circular is weak. His Honor is requested to wind up. I would like to ask for the response of the DSWD Secretary. Yes, please proceed. Madam Chair, Congressman Fuentebella, the DSWD prides itself of not politicizing any of our programs. We have been supporting opposition, administration, congressmen and congresswomen. The memorandum circular was internal because it was addressed to the people of DSWD. We will now endeavor to look at what other measures we can take to ensure that we are not politicized. And that we would like to know who these leaders are so that we can file the necessary charges if they are within our purview, if they are our municipal links and or employees. We will do the necessary administrative action and we will fire them because that was what the memorandum circular had said. But if it is with, if it is outside our purview, we will have to consult our legal people if we have any jurisdiction over them for what they have done. But I will again ensure that we will look at all of the angles that need to be taken to ensure that it is not going to be used. But I would appeal to all of you who are part of political parties to help me explain
to your party mates that this is a program that is politically blind and that we want to keep it that way. Politically blind. Blind. Actually po, yung circular ninyo, eh wala, sa tingin ko po, sa grupo ng DSWD sa amin, eh walang problema. Mga tagalabas. Kaya I'm citing your power as chairperson of the cabinet cluster. Because ma'am, DOJ po ang pwedeng humabol sa mga to. Sorry to interrupt. Usurpation of, yes, I'm winding up, Madam Vice Chairperson. Yung po yung kailangan nating itulak, yung pagiging aktibo ng prosecutors natin para hindi po ito mangyari. Alam niyo po, yung mga bayan natin ay mga walang walang fence, no? Yung mga munisipyo. At pag yan po ay sinugod, helpless po yan, karamihan. Kaya sinasabi ko po na importante ito doon sa over and above the time required, the time limits of this committee hearing. Because we are dealing with 62 billion pesos. And pwede po kasing babuhin. Ang essence po ng pagtatanong ko, Mr. Chairman, is yung programa na to nakatuon sa tiwala ng tao sa magpapatakbo na hindi sila pwedeng sakalin ng anumang political ideology or politician. Kaya importante po ito. Kaya hinihingi ko po kung kailan maibibigay ng DSWD or ng cabinet cluster, HDPRC, yung proposals nila para mas mapalakas ang commitment natin doon sa loan agreement na hindi po mapasukan ito ng politika. At kung may mga gumalaw, ano po ang polisiya para magkaroon tayo ng task force para habulin yung mga taong ito to prevent them from doing these things again. The chair takes note of the observation of His Honor. The chair is requesting the honorable the secretary to take note of the observations. I'm asking for the time, Madam Vice Chairperson, when we will submit, because we will be scheduled for plenary that is session. Why the chair is requesting the secretary to take note and to submit to the committee the official response of the department to the observations given by His Honor Fuentebella. Yeah, when, ma'am? So can you give the committee a date reasonable and when time. Can you submit that to the committee? October 15. Thank you very because much. Because the Human Development and Poverty Reduction Cluster meets twice a month. So give us two meetings to process it before we can provide the committee. Yes, ma'am. The chair takes note of that. Thank you very much. We would very much appreciate your inputs, ma'am, because we as legislators would need you as a partner. And you can count on this representation, just like my father, who was your presiding officer every time you have budget hearings. And what an irony. We supported this program, and this program did this to us. Thank you very much, Honorable Fuentebella. The next to ask question is Honorable Fernando Hica. Madam Chair, yes, if I may be alarmed, because my name was mentioned earlier, to respond as well. Okay, you're giving I just arrived from the Commission on Appointments. We deliberated the confirmation of the Chief AFP as well as 48 other officers. As the Vice Chair of the said committee, the head of the House contingent, I had to attend that very important hearing, together with the Department of Foreign Affairs, the committee being chaired by Senator Miriam Defensor Santiago. Gusto lang po nating klaruhin, sa ngalan po ng Liberal Party, sa lahat ng meeting na ginawa ng partido, sa mga kumakandidato sa anumang posisyon, na klarong-klaro ang posisyon ng Partido Liberal, daang matuwid ang sinusulong
sinabi namin sa lahat ng kumakandidato na ang administrasyon ng Aquino ay hindi papayag na gagamitin ang kahit anong institusyon ng gobyerno para magkaroon ng advantage sa politika. Ang Philippine National Police, ang AFP, palaging pinapagsabihan na maging neutral sa politika. At ito ay sinusulong din natin na masiguro ng ang level of professionalism in the Armed Forces of the Philippines, likewise in the Philippine National Police, ay mapataas at may angat na dapat marating para makuha ang respeto ng ating mamayan. Kasama na po ang 4Ps dyan, lalong-lalo na. Ang sekreto ng 4Ps, ilan sa kasamahan natin sa 15th Congress ay pumunta pa sa Mexico para pag-aralan ang programang ito. At ang sekreto para maging successful ito ay kailangan iiwas siya sa mga politiko. At tayo po ay naniniwala na yan ang pinakamagandang paraan para po may sulong at masiguro na ang 4Ps ay maging successful na programa. In fact, in my district, we're looking for ways to study carefully, observing the 4Ps program for us to be able to come up with an exit program for us to sustain while we're basically bridge financing the current situation for them to eventually graduate from the level of poverty that they're currently in. Your request is so, to write that, Your Yes. Pero pangalan po natin na mention eh. Madam Chair, I would just like to confirm, in fairness, kay Secretary Dinky Suliman, na ako po'y sinulatan niya na may iilan na mga kasamahan namin na ginamit ang 4Ps sa kanilang propaganda. At ako po'y nagbigay ng instruction sa Liberal Party na mag-conduct ng investigation. Sa proseso rin po ng partido, may due process din po. Hindi po pwedeng tanggalin na lang na wala rin pong basayan. Kailangan may ebidensya para po madisiplina namin ang miyembro. Pero maglatag lang po tayo ng ano ba talagang sitwasyon sa baba. Hindi lang po Liberal Party. Sad to say, lahat ng incumbent, mayor especially, because social work has already been devolved to local government units. Bawat mayor, isasabihin programa niya yon. Tama ba? DSWD family. So, wag po nating sabihing isang partido lang. Kasi ang katotohanan sa distrito ko, ang daming gumagamit. Dahil pang congressman, tahimik. Dahil po tayo naniniwala na dapat apolitical tong programang ito. But sad to say, we have local government officials who took advantage of this program claiming that they're responsible, claiming that they can remove anybody from the program if they don't support the incumbent official. Yes, and I fully agree with Congressperson Fontabilla for us to be able to come up with the mechanism to hopefully improve further the system so that politicians won't be able to take advantage of this very nice program that I personally believe we should sustain for us to hopefully achieve inclusive growth, Madam Chair. Thank you. The manifestation of Congressman Sarmiento is noted. Let us proceed to the next question by Honorable Fernando Hicap.